Mahilig ka ba sa iba't ibang spices? Siyempre, Middle Eastern, Arabic food, Indian food, iba't ibang kulay na mga spices matitikman nyo sa ibang bansa lang. Pero ngayon, dito sa Baie, Laguna, ay merong isang negosyo na nagsimula sa 3 order lang online. At ngayon naman ay meron ng isang restaurant. Since pandemic po, year 2020, nag-start po kami ng 3 orders, tapos sumunod na linggo, padami na lang padami hanggang sa ito na po, yung restaurant ko. Dati po akong OFW sa Abu Dhabi. Bali 6 years na akong nagtrabaho sa Indian cuisine and Arabic cuisine po. Sa ngayon, wala pa po akong plano kasi okay naman po yung restaurant ko. Pero mas nai-enjoy ko po dito kasi sarili ko yung negosyo ko, tapos hawa ko din yung oras ko kumpara naman dun sa ibang bansa. Kasi kung sa ibang bansa, mahirap po talaga yung trabaho sa ibang bansa. Malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa anak mo. Ngayong episode, makikilala natin si Irma Karandang po. Ayan, at ang kanya pong negosyo ay isang Biryani House Mediterranean Food. Ako si Irma Karandang. Andito po kami ngayon sa Biryani House, Puy Puy Bay, Laguna. Since pandemic po, year 2020, nag-start po kami ng 3 orders, tapos sumunod na linggo, padami na lang padami hanggang sa ito na po, yung restaurant ko. Kasi hilig ko din po talaga yung magluto ng mga Arabic. Nag-isip po ako kung ano yung business na papatok. Nag-start ako sa 3 orders, dinideliver ko pa yon. Hanggang sa dumami po siya na dumami. Ano pong potahe yung inyong biryani luto? Lang po talaga, chicken biryani. Po talaga ako nagsimula. Chicken biryani, tapos yung mutton biryani, beef biryani. Madami pa po, ang dami po talaga nilang gusto. Halos lahat ng nasa menu, talagang gusto nilang itry at nagugustuhan naman nila. Yung mga suppliers ko sa Makati po talaga. Doon talaga sa Makati, may spices po ako na kinukuhanan doon. Dipo po talaga siya ng mga herb spices po. Ayun po talaga yung mismo ginagamit ko sa mga pagkain namin dito. Napansin ko, meron kayo parang mga couch dito and nang nagpunta ako sa, nag-work din ako sa Qatar noon, may mga ganyang parang, talagang Arabic yung style, no? Ano po yung naisipan nyo, bakit pinaglagay kayo niyan? Ito pong biryani house talagang ginaya po namin sa Abu Dhabi na majilis yung kumakain po sa baba. Sa ibang bansa po kasi yung Arabo, di ba, kumakain po sila sa simento, sa carpet, sa sahig. Kaya tinaray ko po, sinabi ko na, ganun na rin naman yung pagkain namin dito. Bakit hindi ko itry yung majilis po? Para doon ma-experience nila yung mga ganung pagkain sa baba kahit galing na po sila sa ibang bansa. Opo, nagustuhan po nila talagang pag napunta sila dito, kinukuha na nila ng picture, mga video, para po sasabihin nila at parang nakabalik na raw sila sa ibang bansa. Tapos yung mga ginamit ko po dito, mga talagang surplus lang po. Talagang nagsimula po talaga kung paano ako makakatipid sa mga gamit. Dati po akong OFW sa Abu Dhabi. Bali 6 years na akong nagtrabaho sa Indian cuisine and Arabic cuisine po. Sa ngayon, wala pa po akong plano kasi okay naman po yung restaurant ko. Wala naman pong pagkakaiba. Pero mas nai-enjoy ko po dito kasi sarili ko yung negosyo ko. Tapos hawa ko din yung oras ko kumpara naman dun sa ibang bansa. Para sa akin, hindi naman ako na-stress. Na-stress ako syempre kasi marami ring bills na binabayaran. May mga tao na din akong pinapasahod. Pero enjoy ko naman kasi ito yung gusto ko. Wala naman po talagang mahirap para sa akin kasi halos lahat naman po talaga pinag-aralan ko at ginusto ko po ito. Kaya para sa akin, ang challenge lang po talaga kung paano ko po mapapaikot ang lahat-lahat. Kung paano ko po talaga pag-aaralan kung ano po yung gusto ng tao. Hindi naman po ako nabigo kasi kahit sino naman pong kumain, Pilipino at ibang lahi, okay naman po yung ano nila. Nagugulat sila kasi authentic nga daw yung pagkakaluto ko, yung lasa na walang pinagkaiba sa pagkain sa Saudi. Kala nila Saudi, pero UAE naman.
Siguro masasabi ko oo, kasi halos ang dami po talagang kumakain dito ng mga Indian na nagugustuhan nila, na sinasabi nila na talagang authentic po yung pagkain namin dito. Kahit mga Korean, Chinese, Vietnamese napunta po rito para kumain. Oh, the food is very delicious. Actually, we are from India and we are not able to find any Indian food here. So, this restaurant is so nice because we get our Indian food, which is very, very, very tasty. It's totally original. Like, it tastes like original. If you are an Indian tourist, please, please, please visit this. The food here is very tasty and gives totally Indian touch. Yeah, the food is quite similar. And I am really liking the taste here. It's like the home. I love the Indian food here. It's so tasty and it feels like home. This shout out is for Tanvi and Payal and my school friend Bhumika. Masarap siya. Talagang authentic siya. Kaya pabalik-balik talaga kami dito. Kaya naghanap talaga kami ng mga gantong mga resto na malapit siyempre sa lugar namin. Yung spiciness niya talaga namang sakto lang din. Ito pala ang loko. Kung nakla-carry yung sa dami ng rice talaga. Pero okay siya talaga. Lasang authentic siya. Kaya dinadaya namin dito from Santa Cruz to Bae. Oo, okay siya. Sa tuwing mag-crave naman ako ng ano eh, ng biryani, talagang dito naman ako napunta lagi. Shout out sa ano, Santa Cruz Elite, Eagles Club, Lumban, Mabalasig, Eagles Club, Mabuhay ang Agila. Para po sa akin, mas kung sa ano po, kung meron po talaga silang kapital. Kasi kung sa ibang bansa, mahirap po talaga yung trabaho sa ibang bansa. Malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa anak mo. Dito naman po sa bansa natin, kung masipag ka at matyaga ka at mahal mo yung ginagawa mo, kikita ka. Tulad ng ginawa ko, talaga nagsimula po ako sa 3 orders hanggang sa lumaki. Basta marunong kayong magtyaga, magtipid at mahalin yung ginagawa mo. Ang advice ko lang po eh, sana kung yun yung pangarap nila, yun yung gusto nila. Talagang pagsikapan po nila yung gusto nila, yung pangarap nila sa buhay. At konting tipid din dahil dito sa Pilipinas, hindi tulad sa ibang bansa. Malaki yung gastos, maraming bayarin. At kasama mo na rin yung pamilya mo, syempre malaki yung gastos pag ganyan. Dapat marunong kang magtipid para sa sarili mo. Mas mabilis mauubos kasi yung pera kasi nandito tayo, ang dami nating kailangang gastosin. Basta kaya mong i-handle ang lahat. Basta, para po sa akin, piliin mo yung gusto mo, yung mga na-master mo, yung pangarap mo, kung ano yung gusto mo sa buhay mo, yung pinangarap mo para sa future mo, yun yung gawin mo. Importante din alam mo na yung negosyo na yon ay yung papatok dito sa lugar mo. Very authentic po. Napakasarap. Ngayon lang po ako na ito nakakain, pero napakasarap po kami. Yeah. Nagpa-plan na rin ako na magdagdag ng iba kasi okay naman po yung mga feedbacks ng mga customer na kumakain dito. Nag-iisip po talaga ako kung saan kasi ang dami po nagre-request sa akin sa San Pablo, sa Calamba. Kaya yung iba po mga taga Calamba, taga San Pablo, dumadayo pa po dito para dito po kumain. Eh, masyado daw po minsan matraffic. Kaya gusto nila talagang kahit, sabi nila, kahit maliit lang daw po, maglagay po ako. Salamat po sa pagdala ng mga estudyante from India sa kanilang educational trip sa UP Las Baños. At syempre, na-discover nyo na meron palang masarap na Indian restaurant dito. Thank you sa pagdala. Dahil sila po mismo na ang magsasabi kung gaano ka authentic Indian na po ang galing, kung anong lasa ng kanilang pagkain dito na masarap. Sino mag-aakala ng isang online business na 3 lang ang order, isang restaurant na magkakaroon na ng second branch. Congratulations. Thank soon you po. Sa mga opening niyo po, ma'am, imbitahan niyo po kami. Ha? Sure, opo, sige po. Ayan. Nandito lang po sila, nasa description po ang ating Facebook page at contact details nila. At syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. So, ma'am, agree ka ba sa agree? Opo, agree.